So, how's it going? My name is Tyronin and welcome to another video na someone asked me to react to this video of Mother Queen na di umano nagpaparamdam daw si Lloyd dito sa video ni Mother Queen na vlog. So, I've watched the video and I've come up with a conclusion and meron akong timestamp dito. Dali ah. Yan. Meron akong timestamp dito ito. Everything is audible. Sabi ni Maru Smith. Everything is audible. Nakakakilabot. Tangina, October. Malapit na mag-November. Magtatakot na naman tayo. Try to adjust the playback speed into 0.5. Tapos maximize the volume with headset. Okay. Ito ha. HyperX headphone ako. Naka 7.1 surround ako. Mamaximize natin yan. Use earphones. Ito, Cool Bean TV. Saka pa. Nagamit, you are milking. Ah, mini-milk mo yung video ni Mother Queen para magkaroon ka ng shares and shit ah. Pero ito guys ah. I-explain ko sa inyo bakit ganito. Pero ngayon, papanoorin natin sa mga Pilipino kasi tayo. Pinalaki tayo ng magulang natin na religious, 'di ba? Na bago umalis ng bahay, magsa-sign up the cross, bago kumain, magsa-sign up the cross. Bago magsimula yung exam, magsa-sign up the cross, 'di ba? Pinalaki tayo religious eh, Catholic tayo. Like nakuha natin 'yan sa mga Espanyol, we are Catholics, okay? And we are religious people. 'Di ba? Mamahal, makinig ka nga lang ng heavy metal, oy, tanga na, tugtog ng demonyo 'yan, hindi. To. So ang sinasabi nila, nagpaparamdam daw si Lloyd sa vlog ni Mother Queen. Na nahihirapan na daw siya, kesyo ganito, kesyo ganyan, na hindi daw matatahimik yung kaluluwa niya, na maraming content creators ngayon na ginagatasan itong video na to na sinasabing nagmumulto daw si Lloyd. Pero ako ang inyong tagapagligtas, ako si Papa Tyron, tagapagligtas niyo ako para tanggalin yung mga kabubuan sa isip niyo. I'm not hating on Mother Queen and Lloyd. Lloyd, rest, will he rest in peace? Rest in paradise? Pero I will protect Lloyd and stop this bullshit once and for all, ha? Nananahimik na yung tao, patay na yung tao. Huwag na natin idama yung tao sa mga kagagawa natin, sa mga videos natin. So, simulan natin at 6:39. Sabi daw dito, help. So, ito, nakita niya yung timestamp. Sabi niya, help. Sabi daw ni Lloyd yan. Ito, ha? Yung anak mo is mauna pa sa'yo. Yun lang. Pag naging nanay ka, siyempre, mahalin mo yung anak mo. Kung sino man sila or... Ayun, so help. Diba? So next natin is 7:45. Kausapin mo ako. Or ano, basta ang isang magulang, hindi matutumbasan ng kahit sino man. Diba? Kausapin mo ako. Wala akong narinig na mo ako eh. May kausap lang eh. O 6:48, sabi niya, ma. Magulang ka eh. Intindihin mo lahat yung... Yan, si ma daw, ma si Lloyd daw. Tapos 7:22, nahihirapan na ako. Yan. Yan. Siyempre, yung lungkot mo, Ngayon, i-maximize natin yung 0.5. Yan ang gusto ni, ano eh, ni Maru Smith. Tsaka ni Cool Bean TV. Ha? I-ano natin yan, oh. Yung lung dahil... So, sinabi dito, sabi ni Lloyd, nahirapan daw siya. Pero pansinin niyo yung bibig ni Mother Queen sa pagbigkas ng pan, P. Pagkasabi niya ng pan, yung labi ni Mother Queen nagdikit. So, ibig sabihin siya ang bumigkas doon. Tignan niyo, ha? Siyempre, yung long... Diba? Kasi, explain ko sa inyo, ha? Meron kasing isang comment dito na nabasa ko na ito, si Zinc, oh. Which is a very good explanation na mababackupan yung ano ko ngayon, yung debate ko sa inyo ngayon. Alma, pinasirinagamit na conspiracy theories. Jesus Christ, that's just the way she speaks. And we all at some time of our lives unconsciously do it before bumigkas. That is true. That's just the way how Mother Queen speaks. At hindi natin napapansin, nagagawa rin natin ito pag bumigkas. Like, bago tayo bumigkas, parang nag-iisip tayo or nag-i-stutter yung bibig natin. Like, yung sinabi dito, ma, 6:48, saan ba yun? Yan. Kulang kay. Yan o, kita mo yung bibig niya, ma. So, sumabay yung ma doon sa bigkas ni Mother Queen. Kasi, si Mother Queen ang gumawa nun, hindi si Lloyd.
patay na si Lloyd. Sometimes we do it unconsciously before we speak, like, ano kay mag, ano ba sabi dito ni Mother Queen? No man, magulang ka eh. Intindihin. Diba? Pag magulang ka, sinabi niya magulang ka. So, unconsciously, parang marirepeat na yun magulang ka eh. Ma, ganon, diba? Kaya ito, kabose ko si Lloyd eh. Pag galing sa lalamunan kasi yun, kaya nagbumukha siyang paos and kaboses ni Lloyd. Pero hindi. Para sabi natin, mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Pero gets niyo yung sinasabi ko? Like, bago natin sabihin yung mismong word, parang unconsciously, we do it beforehand. Na, like, mabilisang malang. Mag-iingat ka, parang ganon. Gets niyo yung sinasabi ko? Yun yung explanation dito sa alleged pagpaparamdam ni Lloyd. Kahit sa anggulo mo tignan, lahat ng mga ganun galing sa bibig ni Mother Queen. Ha? Kasi mga content creators ngayon, ginagatasan nila tong video na to na, syempre, yung ginawa kong video dati, nakapagbobo kang content creator, yung mga manonood mo, susundan ka, magiging bobo din sila. Pero ito, yung mga content creators na gumagata sa video ni Lloyd, meron pa ako isang nabasa na si Lloyd nasa back, si Lloyd daw nasa background. Like ganun, hindi daw patay si Lloyd. Like, ano daw si Lloyd, like, nasa, ano, parang kunwaring patay lang daw si Lloyd, tas si Lloyd nag bumuboses-boses daw dyan. Hindi, patay na yung tao eh. Huwag nyo nang gatasan yung video. Ginagatasan nyo kasi yung mga content creators na yung manonood nila bata, syempre maniniwala na, ala, Si Lloyd nga yun, si Lloyd yun. Kasi pinapaniwala nyo sila na si Lloyd yun. Pero hindi, si Mother Queen yun. Patay na si Lloyd. Huwag na natin siya idamay, nananahimik na yung tao. Lalo ngayon mag-uundas, magtatakutan na naman tayo, sinisimulan nyo na ngayon. Huwag nyo takutin yung sarili nyo. Madali lang naman i-explain kung gagamitan nyo ng scientific explanation tong video na to. Huwag nyo papairalin yung religious side nyo na there's heaven, there's hell, si Lloyd na stuck sa limbo, or wala ano, may gusto siyang tapusin sa mundong ibabaw bago siya makaakyat sa langit. Hindi. It's just that, boses ni Mother Queen yun. Huwag yung ika-cloud yung sarili nyo, sa sariling pag-iisip niya na multo ni Lloyd yun. Hindi sana, di ba, gusto kong kausap yung tatay ko ngayon, patay na siya, wala na siya. There's no other way of accessing or contacting your dead relatives. Alam, ito nga eh. Magmumukha tayong tanga sa ano, ibang bansa kasi kung ganyan, na simpleng ganyan lang, pati yung bata daw na boses sa heart ni Ed Sheeran na ano, yung heart, baby my heart, mga ganon, tas may boses daw ng bata, di ba? Ganyan lang yung explanation ko, dahil merong isang nagsabi sa akin na gawa ko daw ng explanation video to kasi ako, religious din ako, pero hindi ako basta-basta naniniwala sa mga gantong kabulsitan na pinapakalat ni Maro Smith niya ka ni Colbin TV. Kasi tinatakot nyo lang yung sarili nyo eh. They're just probably using it for fame. Lalo na mga bata ngayon, mga takot sa multo. Pag sinare nila, mga, isishare nila. Siyempre, ikaw naman, kikita ka, followers and likes and hearts, di ba? Pero pag binigyan mo sila ng karampatang ebidensya na hindi yung totoo, magagalit pa sila sa'yo. Katulad ko. Oh, tatapusin ko na, poprotektahan ko yung pangalan ni Lloyd, tapusin nyo na to, huwag nyo nang gatasan yung video ni Mother Queen, patay na si Lloyd, okay? Huwag nyo nang idama yung tao, he's already dead, nananahimik na yung tao sa paraiso, okay? So, thank you guys for watching, I hope you had nakagain kayo ng knowledge and information because this video is for informative purposes only para malaman nyo kung ano yung totoo o hindi. And thank you guys for watching. My name is Ernie and so kita ako sa blablabla putang ina bubulan ako. Makita tayo sa next video. I'll see you on the next video. So, ciao. One, two, three.